So ngayon sa Guanzon. Yung ano si Bitoy eh. Ah, ano basta yung plaka niya ngayon lang. Malaki na pala yung plaka. Kapal taon na to. Ayan, kakabit na ni Christian, no? Sticker! Yan pala yun. Nice, salamat bro. Hindi naman matatanggal yan eh, no? Matatanggal. Madikit. Oo, madikit yan. Alright, what's up mga bro? Kung nakita nyo kanina, meron na tayong plaka. Ngayon, pupunta tayo ng LTO. LTO ang LS. So, kukonfirm ko lang doon kung kailan ako magpaparehistro, papaparenew. Kasi nga, iba na yung ano eh, pag may plaka ka na. Sa plaka ka na magbe-base. Hindi na sa date na ang ano mo, ng rehistro mo. Noong MB file pa lang yung nakalagay. So, kukonfirm natin ngayon sa LTO ang LS yun kung kailan ako magre-renew sa bagong plaka. Tapos papa-update din natin yung ano sa ORCR natin. Kasi di ba ang nakalagay lang doon MB file. Plate number, wala siya nakasulat na ano. So papa-update natin 'yon. Tanong natin kung nandoon na sa system nila yung ano. Tapos kung nandoon na, edi okay na. Pero may gayon para malaman din natin, di ba? Napapa-update natin. Tanong natin kung kailangan pang i-update. May nabasa kasi ako eh. Hindi mo raw muna pwedeng ikabit. Kailangan pa-update mo daw muna sa LTO yung plaka. Doon sa ORCR mo. Ang pakay ko lang talaga ngayon sa LTO. Tatanong ko kung kailan ako magpaparenew. Kasi number 3 yung nakalagay eh. Hindi ko alam kung yun talaga yung ano. Pagbabasihan doon sa bagong plaka kasi iba na nga, hindi na siya yung ano last digit, iba na, nasa una siya eh, pangatlong digit siya eh, yun yung number, yung pangatlong dulo o yung tatlong dulo letters, kaya i-confirm talaga natin, hindi tayo malito para di may guide kayo pag lumabas na yung plaka nyo. Ayun nga, 2017 yata to 2020 ang mga lumabas na plaka. Ayan yung mga bago, malalaking plaka, tapos meron na nga siyang barcode sa ano, headlight, yung sticker niya barcode na, i-scan na lang, okay din ano, hindi mo napapakita yung ORCR mo pag sa checkpoint. Ayan, nabanggit nga namin kanina, bigyan mo na lang yung lisensya mo tapos i-scan nila yung code. Ayan, makakita nila yun kung nakarehistro ka o hindi. Maayos, di ba? Madali, hindi ka na magbubulat lahat ng ORCR mo kung nakatago na ano. So, easy na lang, punta muna ako ng ano, LTO, tapos balikan ko kayo, update ko kayo kung ano magiging ano lagay, kung paano sistema. Ayos, may plaka na si Bitoy. Dalawang taon bago naghintay, pero okay lang yan. At least may plaka na tayo ngayon, di ba? Solid. Laki eh. Ang laki ng plaka, malaki ya. Pero okay lang yan. Update ko kayo. Balik ako kayo pag tingnan ng LTO. Alright. Okay na. So, update ko kayo, ano? Anong napag-usapan namin doon? So, dumiretso na ako dun sa loob. Pinapasok nila ako sa Windows 6. Hop, yeah. Tinanong ko nga kung ano, updated na. Kailangan i-update. Ang sabi nila, doon daw sa original ko na ano, na ORCR. So, dapat ang magsusulat daw nung plate, nung plate number. Kasi di ba, yung blanco 'yun eh. Ang magsusulat daw noon yung kasa mismo, yung dealer. O, sino yung dealer nyo? Sila magsusulat doon. Tapos automatic na yun na i-update sa system nila. Pero tingin ko kailangan pa rin ano, pumunta doon sa kanila. Para sabihin mo na i-update sa system, parang i-upload. Ayun, yun. Tapos pag na-upload na yun, okay na yun. Pwede na lang ano. O, pag nasulatan na ng kasa yung ORCR mo, pwede nang ikabit yung bago mong plate number kasi ano na eh, updated na nga, di ba?
Nakailang pa-update natin yan. Tapos yung ano naman, yung regarding sa registration, ano, opya, so March yung ano, ayun nga, tama yung last digit ng ano, ng number sa plaka mo, kasi ano yan eh, number sa letters. So yung doon ko magbabase sa numbers. So yung last digit nga nung sa akin, number 3. Number 3 yung last digit. So March yun. So supposedly March ako magpaparenew ng registro nito ni Bitoy. So dapat parenew ko na siya ng March. So yun nga, tama. Kahit kakaparehistro ko pala ng October. October last year, kailangan ko na magparehistro ng March. So required mong iparehistro pag bago na yung plaka mo. Hindi mo nasusundin yung dati mong date ng registration nung MB file pa lang, nung wala ka pang plaka. Pero ang maganda doon, hindi ka na kailangan mag-emission. Or yung bago nga ngayon, yung ano, PMVIC, yung Private Motorized Inspection, Private Motorized Vehicle Inspection Center. yeah, hindi na kailangan nun. So next year na yon, 2022. Pero magagastos pa rin tayo talaga. Wala tayong magagawa, eh, kailangan eh. Ganun talaga. Ayun nga, mag before mag-March, kailangan tayong magpa-renew na, or yung extension. Extension ang tawag nila eh. Pwedeng early, pwedeng ano, pwedeng sa March na, ganun, yun. Ang kukuhanin ko na lang, TPL, tapos stencil. Wala nang ano, emission, or yung PMVIC na bago. Ano? Okay na rin, ano? At least may plaka na tayo. Kaso, napaga tayo ng ano, extension, ano? Medyo sayang, pero okay lang yun. Okay nga pala, dahil may plaka na ako, ano? Pwede na akong, ano? Pwede na akong kumuha ng mas mura na TPL. Yung sa ano ba? Yung tawag dito? M-Lul year ba? LBC? Ganon? Kalimutan ko eh. Basta mura siya na ano, TPL. Hindi ka na yung taxi 600 na insurance. Pero kasi nun eh, meron mga mura. Cebuan na yata. Hindi ko maalala eh. Basta alamin ko na lang. Update ko kayo. Ayun, hindi mas makakamura tayo pala ano. Kasi may plaka na tayo eh. Ayos pala eh. Okay na eh. Kasi yung dati na taxi 600, yung insurance. So ngayon, pwede tayong kumuha ng murang insurance. Yun, okay na. Nakamura tayo. So, update ulit kayo before March, ano? Kung yun, January, February, March. Dalawang buwan na lang, walang iya. Bullshit! Napaaga eh. Kaka-renew ko lang eh. Lugay eh. Pero okay lang yun, ano? Ayan, aware din kayo pag ano nga dumating na yung plaka nyo. Yan, yan ang mga gagawin. Alright, what's up mga bro? Yeah, update ko kayo. Napagparehistro na ako kanina ng ano, umaga. Ayun nga, meron din pala yung ano, week of ano, registration or renewal. Yan. Yung sa akin, number 9 yung ano eh, second to the last digit nung ano, numbers. So, ibig sabihin nun, ano ako, fourth week ako ng May. Yan, fourth week ng month na ano, na kailangan magpa-renew. Check nyo yung second to the last digit nung ano, numbers sa plaka nyo. Kung may plaka na kayo ah. MB file kasi hindi ito applicable eh. Partik lang tayo. Woo! Let's go! Blinking na. Huwag masyado yung throttle. Baka tayo makapunan ka. Okay. Ah, lakas sabihin. O, yun nga, no? Ah. Alda ka? Okay lang, vlog na ako. O, yun nga, kanina. Na, ganun na ako. Nakapag-renew na ako. Nakuha ko na. Okay na yung, ano, extension. Ang ginawa ko, pumunta muna ako ng ano, kumuha muna ako ng insurance. Dumiretso na agad ako ng ano, Cebuana. Yeah, Cebuana Lulier pala yung ano.
kapag TPL, kapag may plaka ka na, pag MB file, hindi pwede dun eh. Yun, 300 lang ang ano, insurance. O, mas mura, diba? 600 yung mga ano eh. Yung mga usually kapag wala kang plaka. Yan, Cebuana, 300. Yan. Tapos yung TPL nila, ano, FPG insurance. O kung napanood nyo yung vlog ko nung ano, comprehensive insurance. Yun, same lang sila. Yun, TPL, FPG din. Yan, ngayon lang din alaman na yung pala yung insurance na ano, Cebuana, FPG insurance. Yan, meron akong vlog nyan eh. Yung ano, comprehensive insurance. Yan. Ayun nga, kailangan yung ano, ng insurance. Yung sa pagbago yung plaka, tapos inaabot kayo ng ano. Yung parang maging advance na yung ano nyo. Yung renewal nyo, yun. Wala kayo ng insurance, tapos yun, dimiretso na ako ng ano, LTO. Yun, sinabi ko lang, ano, extension yun sa akin, renewal extension. Binigyan ako ng stencil form. Yun, pinastencil ko sa labas. Yun, meron naman doon mga nag-i-stencil. Pwedeng kayo na lang, kung gusto nyo. Yun, ako, pinastencil ko na. Doon, tapos nagkabot na lang ako ng tip. Binigyan ako 50 pesos, yung ano, nag-stencil. Yun, tapos okay na yun. Tapos, paserox nyo yung ano, yung ID nyo. Paserox nyo, okay na yun. Oh. Kahit yung lisensya, paserox nyo. Pasok na kayo sa loob ng LTO, tapos pasa nyo na yung ano, yung mga requirements. Ayun lang, photocopy ng ano, ORCR. O kahit yung ano lang, yung OR lang. Hindi na kailangan yung CR. Tapos, photocopy ng ID, tapos, yung ano, insurance. Ayun, tapos stencil form. Ayun, yun lang yung mga kailangan. Kapag yun nga yung extension, hindi mo kailangan na ano, ng emission o yung PMVIC. Ayun, yung naipasa ko na yung ano, mga form, naghintay lang ako. Hintay ko lang. Siguro mga 30 minutes yata ako naghintay. Depende sa dami ng tao siguro, no? Tapos yun, okay na. Nagbayad lang ako ng 137. Na-renewed na yung ano ko. Nakuha ko na yung OR. Ayun, okay na. Tayo nyo lang tawagin kayo. 30 minutes yata. Okay na rin. Yan, di okay na yung ano ko. Tapos iba na itsura niya. Hindi na siya kamukha nung dati na OR. Nung MB file pa lang ang gamit ko. Alright, recap. Nag-pictorial kami ni OBR eh. Eh, medyo madilim na oh. Ayun, pag na lumabas nga yung plaka nyo na bago, yan. Update nyo muna, ano. Tapos pwede na lang ipa, ano, renew. Kaya kung mas maaga yung renewal, kagaya sa akin. Madali lang naman, tsaka mas mura. Hindi mo na kailangan ng ano eh, ng emission. Yan, mabilis lang. Tsaka mura lang, magkano nagastos ko? 300 plus 137. Yan, sa, wala pa ang 500. Kasama na yung tip ko dun sa ano, na, sa nag-stencil. Yung stencil nga, pwedeng kayo na lang din mag-stencil eh. Ayan niya, ang renewal ko na noon, next year na, March. March 2022, tapos ang schedule ko, 4th week of the month ng March. Ayan. Yan lang yung basis nyo doon, yung last digit, saka yung second to the last digit. Ayan. Nakakalimutan akong banggitin niya noong nakaraan eh. Ayan lang mga bro, ride safe!